Tayo po'y manalangin. Aming Amang Diyos sa langit na makapag-iyarayin sa lahat. Muli kami po'y nagpapasalamat sa oras na ito na humingi po kami ng gabay na yung Banal na Espiritu sa aming pag-aaral po, sa aming midweek service na ito. Na we declare, Lord, that the Holy Spirit is our teachers. Nawa, Panginoon, buksan mo ang isip at puso ng mga tao makikinig po ng message na ito at nawa ay ma-enlighten sila at maintindihan po nila ang tunay po na ebanghelyo po ng kaligtasan kay Kristo Jesus. Salamat po, Lord. Ikaw po ang aming pupurin, sasambayin, sapagkat sa iyo po ang kapangyarihan, kaharian at kapurian magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw po, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ating pag-aaral na patungkol sa ating midweek service, worship and studying the Word of God. Last Sunday po ay natapos na natin, last Wednesday, yung ating series patungkol po sa Living on God's Economic Favor. At last Sunday ay Mother's Day na tinuro po natin, pinag-aralan ko ng 10 Commandments of Parenting. Na ito yung one of the most common question na tinatanong ng mga Christian parents at ganoon din ng mga hindi Christian, ay ano ba yung mga practical na payo para sa pag-aalaga ng kanyang mga anak, no? Ano yung pinakamahinam na paraan? Pero ang sabi rito ng Proverbs 22:6 ay kailangan naman talaga at ang mga bata ay tinitrain na. Tayo mga trainer, tayo mga coach ay dapat ituro yung mga Christian values, ano yung mga prinsipyo ng salita ng Diyos na dapat ipamuhay ng isang tunay na Kristiyano. In Proverbs 22:6, ito po ang sabi, train a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. Sabi niya, ituro sa mga bata ang daan na lalakaran niya para sa kanyang paglaki, pagtanda, ay hindi niya malilimutan itong mga Christian values na makapagbibigay ng mabuting buhay sa kanya. At meron din naman comment dyan si Charles Spurgeon na sabi niya, train up a child in the way he should go, but be sure you go that way yourself. Sabi niya, na ikaw as coach, as trainer, ay dapat siguraduhin mo na ikaw din, yun ang iyong pinatutunguhang tamang daan na itinuturo mo sa mga anak mo. Dahil ang sabi pa ng Bible, there is only one right way sa training, only God's way and the way of life. Hindi po ba? So, since napakaliwanag naman sa scripture na sa early child, no, sa abang bata pa ay napakaganda ng training, no, na magiging lifetime habits po ng bata ito hanggang sa kanyang paglaki, yung mga tamang turo po na itong dapat na ini-enforce natin, especially how to discipline your children with love, hindi yung you discipline with anger, no, na galit ka, hindi. So, sa Ten Commandments din, connected sa ating pag-aaralan ngayon ay meron dalawang bagay na kailangan na maintindihan po ng parents do sa 5 and 6 commandments. No, ito yung evangelize your children and others, no? Turuan mo ng ebanghelyo o akitin sa Kristiyanismo ang iyong anak. At yung pang-anim ay yung teach your children the word of God. So connected po ito. Yung pag-aaralan natin ngayon ay isang bagay na napakalaga po na malaman ng Kristiyano, na maraming Kristiyano po hanggang sa ngayon ay questionable pa rin sa kanila, ano ba ang katotohanan dito? Ano ba ang ibig sabihin? Ano ba ang tunay? Ang dami kasing nagtuturo patungkol po dito sa tinatawag na gospel. Ano ba? What is the true gospel? No? So madalas pong magtanong dyan, lalong-lalo na po yung mga bagong Kristiyano o yung medyo may kababawan pa sa salita ng Diyos, kulang pa po sa kalaman, ay pag sila'y nag-aanap ng isang local church, ba, bagong convert, bagong nakakilala, ay ang tanong, full gospel ba yan? Hindi ba? Yung ba church nyo ay full gospel? O yung bang nagpe-fellowship dyan, ay nagla-live group dyan, ay full gospel ang pinag-aaralan? Eh, meron bang half gospel na sinasabi ng Bible? Na wala ka naman po makikita sa Bible na sinasabi may half gospel. Pero meron dyan tinatawag a different gospel.
Yun yung pag-aaralan natin. Always remember, there is only one true gospel in the Bible. And it is the gospel of the grace of God. Sabi ni Apostle Pablo sa mga matatanda at pinuno po ng iglesia sa Epeso, ay ito po ay bahagi ng kanyang pagpapaalam, no, sa mga taga-Epeso, no. Babasahin po natin sa Aklat ng Gawa, chapter 20, 17 to 24. Ito po ay pagpapaalam ni Pablo, gusto niyang ipaalala sa mga Kristiyano, mga pinuno ng iglesia doon, yung kanyang commitment sa gospel. Mula sa Mileto, ipinatawag ni Pablo ang mga pinuno ng iglesia sa Epeso. Pagdating nila ay kanyang sinabi, nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyong piling. Mula noong unang araw na ako'y tumuntong sa Asia, naglingkod ako sa Panginoon ng buong kapakumbabaan at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Udyo. No, yung mga dating kasama niyang Udyo, dahil tumalikod na siya sa Judaismo, ay kalaban niya na ngayon. Sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa harapan ng madla o sa bahay-bahay man, hindi ako nangiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo. So nakita niyo po example ni Pablo, hindi niya kinocompromise ang katotohanan sa kanyang pagtuturo sa bahay-bahay, sa sinagoga, saan man siya nagtuturo. Pag mali-mali, kinokorek niya, hindi niya sinabi okay niya, pasensya, hindi po. Kinakailangan po, ma-maintain po ang purity ng church, ng mga mananampalataya, yung kadalisayan ng buhay. Pag mali-mali, hindi niya kinukonsiti po yung kasalanan. No, yun yung dapat po na makita sa isang mga lingkod ng Diyos at lalo-lalo na po doon sa mga mananampalataya ni Kristo. Verse 21, sabi niya, maging Udyo o Grego man ay pinapangaralan kung tumalikod sa kasalanan, manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Jesus. Ngayon, bilang pagsunod sa Espiritu Santo, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ang tanging nalalaman ko ay ito, sa bawat bayang dinaanan ko, ipinapayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin ay pagkabilanggo at kapigatian. No? Kita niyo po yung commitment niya, no? Pag sinabi sa kanya ng Holy Spirit, tinambik siya, pumunta ka roon, punta siya. Kahit anong mangyari, makulong man siya, maghirap pa siya, ay napaka-obedient niya. No? Natuparin yung calling niya as a minister of the gospel of truth. Subalit, walang halaga sa akin ang aking buhay, sabi ni Pablo. Magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawain ibinigay sa akin ng Panginoong Jesus, pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Sa English po ay, sa Tagalog ko kinuha para medyo mas maganda. Yung ending po sa English, yung pag-aaralan natin doon, sabi doon sa King James, New King James, the gospel of the grace of God. Yung magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa mga tao. The gospel of the grace of God. So according to Apostle Pablo, the true message of the gospel is regarding to the true grace of God. Gospel. Ano ba yung gospel? Alam ko yung iba sa inyo, alam na ito. Pero minsan marami pa rin mga tao na hindi maintindihan ano ba yung gospel. Minsan tinatawag itong ebanghelyo o minsan tinatawag itong good news, no? Ito yung gospel. Saan ba nagmula ang salitang gospel? Ang salitang ebanghelyo o gospel ay galing po ito sa original word na Greek word na heugelion, ang ibig sabihin po ng gospel. Na ang literal meaning po niya ito ay ang kahulugan niya ay good news o mabuting balita. Ang ebanghelyo ay mensahe po ng mabuting balita ng biyaya ng Diyos. So, dito po sa Ephesians chapter 2 verse 9 ng TLB at NLT, babasahin ko, ito po ang sabi, salvation is not a reward for the good we have done, so none of us can take any credit for it.
Sa NLT naman, salvation is not a reward for the good things we have done. So none of us can boast about it. So ang mensahe na ebanghelyo ay mabuting balita ng biyaya ng Diyos. Na ang biyaya ay regalo, hindi ito reward, hindi ito premyo. Malaki po ang pinagkaiba ng dalawang salitang ito, ng gift and reward. No? Ang regalo ay tinatanggap, ang premyo ay pinagsisikapang makuha. Di ba? Ang regalo ay libre, ang premyo ay bayad ng iyong paghihirap o ng iyong hirap o iyong pagsisikap. Premyo eh, di ba? So, napakaliwanag, salvation is not a reward for the good things we have done, sabi ng scripture. So, it is very clear why God choose to offer us salvation as a gift. So, none of us can take credit for it, so we cannot boast about it. Di ba? Hindi sabihin na, oh, mabuting ginawa ko eh, di ba? Kaya pinagyayabang mo ito, pinagmamalaki mo tuloy. Kinakailangan ko maligtas. Di ba? Pagka ganon. So, hindi po ganon. Hindi po kasi reward ang kaligtasan dahil ikaw ay may ginawang mabubuti. Paano na lang yung mga hindi makagawa ng mabuti, di ba? Remember, lahat tayong mga nanampalataya kay Kristo dahil sa biyaya niya, makakarating tayo sa langit dahil lang sa biyaya ng Diyos. Sa regalong kaligtasan, ito ang ebanghelyo ng biyaya. Tulad po ng isang kriminal na nakapako sa krus, hindi po ba? Yung po ba ay gawa na mabuti? Hindi po ba? Nakapako lang siya. Wala siyang ginawa. Anong ginawa niya? Nanampalataya lang siya. At in-acknowledge niya na siya'y makasalanan. No? Kung titignan niyo po yung babasahin niyo yung gospel. So, dahil sa kanyang acknowledgement na siya'y makasalanan at kailangan niya si Jesucristo ng tagapagligtas niya, kinakailangan niyang ng kapatawaran ng kasalanan niya at in-acknowledge niya si Kristo ang hari. Di ba sabi niya, Panginoon, huwag mo kalilimutan sa iyong pag-aari. Ano sabi ngayon ng Panginoon sa kanya? Ngayon din, ipagsasama kita sa aking paraiso. Ano ang tinanggap niya? Yung napakagandang biyaya na nagmumula sa Diyos ay ipinagkaloob sa kanya. Yun po yung mabuting balita. Regalo po yun. Nadinig niya yung mabuting balita. So, meron sinasabi po sa Bible na wala naman yung full gospel. Meron sinasabi a different gospel. Ano po ba yung a different gospel? Ang mga dalubasa sa pagtingin ng pera, tingnan natin, ay nagpapakadalubasa sila. Sa bangko po, di ba? Inaaral nila mabuti yung original na pera, ano yung tsura. Kasi hindi mo pwedeng aralin yung mga peke. Kasi maraming klase ng pekeng pera, iba-ibang klase ng peke. Pero kinakailangan, ang imang master mo as a bankers ay yung original na pera, o anong itsura. Kaya pag yung nagibang pera na hindi katulad ng original, peke yun. Hindi ba? Kaya tignan mo ibang teller, bilib nga ako, pag gano'n, oh, ang bilis-bilis, alam nila eh, meron silang tinitignan, meron silang palatandaan. Pag nagduda sila, meron silang machine na pinaglalagyan eh. Ewan ko, black light ba yun? Meron silang, basta meron silang alam doon na nakikita kung original yung pera o hindi. Hindi ba ba? Tandaan po natin, ganun din ang ebanghelyo. Ayon po kay Apostol Pablo, ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos, the gospel of the grace of God, sinasabi, ang ebanghelyo na narinig o nabasa ninyo kapag hindi umaayon dito ay fake gospel. Pag hindi umaayon sa scripture na the gospel of the grace of God, fake po yon. Ano po ba yung sinasabing the gospel of the grace of God? In Galatians chapter 1, verse 6 to 7, ang sabi po ni Pablo, tingnan niyo po, ay nalungkot siya rito eh, sa mga Kristiyano rito. I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you by the grace of Christ and are turning to a different gospel, which is really no gospel at all. Sabi niya, alam niyo, ako'y namamangha sa inyo na kung bakit kay dalinin niyong tumalikot sa Diyos na tumawag sa inyo.
sa pamamagitan ng kagandang loob ni Kristo at kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita. Ang totoo'y wala namang ibang magandang balita, kundi yung gospel of Christ or the gospel of the grace of God. No? Ang salitang different dito ay galing sa original word ng Griego na heteros, no, yung different, no? Na ang ibig sabihin ng literal meaning po ay totally different, no? Dito po galing yung salitang heterosexual na ibig sabihin na you like an opposite sex, nagkakagusto ka sa opposite sex, no, heterosexual, di ba? Different. Ang ibig sabihin, ang different gospel na tinutukoy po ni Apostle Pablo dito ay totally different or opposite sa true gospel. No? Remember, the true gospel is the gospel of the grace of God. No? Tingnan nuli natin itong Gawa 20:24. Sabi niya, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin, at matapos ang gawain ibinigay sa akin ng Panginoong Jesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandang loob ng Diyos para sa tao. The gospel of the grace of God. Na maganap niya. Kasi yun yung calling niya, no? Mag-ipahayag po ang magandang biyaya ng Diyos para sa tao. Ano yung magandang biyaya? Yung kaligtasan kay Kristo, no? Yun yung ipapamalita. Isa lang ang tunay na gospel. Ito yung gospel of God's grace. At anumang ebanghelyo na hindi katulad nito ay fake, no? At ibang ebanghelyo o different gospel, which is really no gospel at all, sabi ng Bible. The gospel of the grace of God. Ito sabi, maging maingat. Any gospel that is not good news about the wonderful grace of God is really no gospel at all. Ang sabi niya, anumang ebanghelyo na hindi ayon sa buong biyaya ng Diyos ay ibang elyo o different gospel o heteros. Hindi po ba? Balikan natin Galatians 1:6-7. Sabi niya, I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you by the grace of Christ through gospel and are turning to a different gospel, heteros, which is really no gospel at all. Evidently, some people are throwing you into confusion and are trying to pervert the gospel of Christ, no? Sabi niya, alam niyo ba, meron kasing ibang tao na nanggugulo sa inyong kaisipan, na nagnanais ng baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Tinitwist, nagdadagdag po, no? Tingnan niyo. Grace of Christ, God's free and sovereign act of mercy in granting salvation through the death and resurrection of our Lord Jesus Christ, totally apart from human work or merit, no? Ayon kay Apostol Pablo, mayroong mga tao na ang dala ay ibang ebanghelyo o different gospel, at mayroon namang iba na ang dala ay pinilipit na ebanghelyo or perverted gospel, no? Yung salitang perverted ay galing po sa original Greek word na ibig sabihin metastrepo, na ito is dalawang kombinasyon ng salita. Yung isa ay meta, ibig sabihin to change, at yung strepo ay to reverse or twist. Ang ibig sabihin, baguhin sa pamamagitan ng pagbaliktad, no, or pilipitin, no, strepo. Sino po ang tinutukoy ni Apostle Pablo na bumabagabag sa mga igles, sa mga Kristiyano sa taga-Galacia, kundi yung mga Judaizer, no, perversion of the true gospel. The Judaizers perversion of the true gospel, no? They added the requirements, ceremonies, standards of the old covenant as necessary prerequisite to salvation. Sabi nila, eh, kailangan yung ating mga ceremonial, yung ritual natin para maligtas ka, ay kailangan gawin mo to. Katulad nung ano pa, yung mga pag-uugas ng kamay, yan ang kailangan, pagtutuli, no, circumcision, no? Yan po yung gusto nilang idagdag para po ikay maligtas. Hindi sapat yung biyaya lamang ng Panginoon, no? So, kaya naku-confuse ngayon yung mga tao. Ano ba talaga ang totoo?
Di ba? Para sa panahon natin ngayon, ah, sino ba talaga ang totoo? Meron dyan lumilitaw na anak na siya ang anak ng Diyos, na nakausap niya ang Diyos sa kuweba ng 5 taon. Meron dyan nagsasabing, huwag kang kakain ito. Di ba? May nagsasabi yan, kailangan sa kaanib lamang kayo ng aming iglesia para maligtas kayo. Meron naman nagsasabi dyan na kailangan ay ganito, gumawa ka na mabuti, dahil pag hindi ka gumagawa na mabuti, hindi ka maliligtas. So, ang circumcision ay dinagdag dito. Tignan nyo sa Colossians 2:11. In Him, you were also circumcised in the putting off of the simple nature, not with the circumcision done by the hands of men, but with the circumcision done by Christ. So, ang circumcision dito, it symbolizes man's need for cleansing of the heart and was the outward sign of that cleansing of sin that comes by faith in God. Di po ba? Kailangan circumcision of the yung paglilinis po ng puso o ng pagkatao, ng inner being, yung kasalanan. No, tanggalin po yan, dapat malinis po yan. Ano ba true gospel of salvation? Ano ba true? Ang tunay na gospel, ayon kay Apostle Pablo, ay ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga sumasampalataya. Kaya nga po, ang sabi niyang Roma, tingnan niyo po, hindi niya kinaiya. Kasi ito yung commitment ni Pablo, sabi niya sa taga-Roma. Roma 1:16, I am not ashamed of the gospel. Why? Because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. First for the Jew, then for the Gentile. No? Sabihin sa lahat ng tao. In 1 Corinthians 15:3-4, sabi niya, ano ba yung gospel? Na para ang tao ay manampalataya para magkaligtasan. So yung gospel daw ang kapangyarihan ng Diyos para doon sa mga mananampalataya para maligtas. Ano ba yung dapat na panampalataya ng tao, paniwalaan ng tao para siya maligtas? So, ito yung mabuting balita na dapat nating intindihin. No? Inuulit-ulit ko kasi po, mahalaga po ito sa ating pananampalataya. Wala tayong magagawa. Kailangan ulit-ulitin ito hanggang ito ay ma-inculcate sa mind natin, sa puso, at huwag natin makalimutan na yung gospel ay dapat nating panampalatayanan o paniwalahan. No? Ano ba ito? Ito yung sinasabi ni Pablong gospel sa 1 Corinthians 15:3-4. Sabi niya, for what I receive, I pass on to you as of first importance. Di ba? That Christ died for our sins according to the scriptures. That He was buried, that He was raised on the third day according to the scriptures. Nakita niyo po, si Jesus Christ po, ang kaysa isang anak ng Diyos, ito yung dapat natin panampalatayanan. Hindi po ba, kung titiyan niyo yung istorya, na the Son of the Living God ay nag-incarnate, nagkatawang tao, at ginamit po si Virgin Mary. Bakit po kailangan magkatawang tao? Kasi po, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Eh sino ba ang dapat tumubos sa kasalanan ng tao na walang bahid ng kasalanan? Kahit gatiting. Walang iba kundi ang anak ng Diyos. Kaya from the very start, kung isipin niyo po, ay sa creation po ng Panginoon, nilalang niya ang tao at nahulog sa kasalanan, nahabag ang Diyos. Sabi niya, kawawa ang tao na creation natin, mapapahamak. Kinakailangan natin gumawa ng parahan upang sila ay magkaroon ng pagkakataon na maligtas at makawala sa sumpa ng kasalanan. Anong sabi ng Panginoon, ng ating Panginoong Jesus? Ako, nag-volunteer siya. The Lord Jesus Christ willingly to give Himself for us. Dahil mahal po tayo ng Panginoon. Kaya ang sabi, ang kabayaran kasi ng kasalanan ay kamatayan. Without shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. Kaya kinakailangan, dahil ang Diyos naman ay espiritu, ay walang dugo, walang katawan, kailangan niyang magkaroon ng katawan. Kaya siya ay nagkatawang tao. Maliwanag po ba? Na, nung siya ay nagkatawang tao, ang talagang plano niya lang ay mamatay sa krus para tubusin ang kasalanan ng tao. Tingnan niyo po. Nung nasa krus siya, di ba ba?
yung precious blood ni Jesus Christ dumaloy po. At ang lahat ng nanampalataya kay Kristo ay lilinisin ang kanilang kasalanan ng kanyang banal na dugo. At dahil bakit he was buried, kailangan mo manampalataya. Kasi during that time, maraming mga religious leaders na sinasabi, huwag niyo sabihin muli siya na buhay. Sabihin niyo, hindi naman namatay yan. Hinimatay lang, ninakaw lang ng mga aposto, mga disipulo niya yung katawan para sabihin muli siya na buhay. So pinapakita na kaya siya inilibing para sabihin talagang namatay si Kristo. Physically, namatay siya. Diba? At nang siya namatay, he was raised on the third day according to the para ipakita po na ginapi na ni Kristo ang kamatayan. Amen po ba dyan? Na ang lahat ng mananampalataya sa kanya ay may buhay na walang hanggan sapagkat siya ang muling pagkabuhay. Amen? Maliwanag po. So, ibig sabihin, ang salvation by works, no grace. Meron kasi mga nagtuturo na kinakailangan natin ay gumawa na mabuti para maligtas, na hindi lang kailangan ng biyaya, hindi lang kagandang loob, kundi kaligtasan. So, ang katuruan na ito ay tuwirang nagsasabi na ang kaligtasan ay sa pamamagitan po ng iyong mga gawa. Kaya, in this view of salvation is by good works. Kailangan mong paghirapan, kailangan mong pagsikapan, kailangan mong trabahuin na yung daan patungo sa Diyos para ikaw ay maligtas. Anong klase mga words? Mga sample po. Yung iba, maaaring ikaw ay maging philanthropist. Gusto kong tumulong, lalo-lalo na ngayon, nasa lockdown tayo, mga rang, gusto kong magpapadala ako ng tulong sa mga ng relief goods. Yung mga millions ko, ibibigay ko dyan. Diba? Pagtulong, para ako yung maging mabait sa harap ng Diyos. Yung mga pulubi, lilimusan ko. Yung mga good works yan, hindi po ba? Yung mga binabaha, tutulungan ko yan. O yung iba naman, pag Holy Week, ay susugatan yung likod, magpipinitensya, bubuhat ng krus. No? Kasi, sabi nila, ano, ba't mo ginagawa yan? Nagbabawas ako ng kasalanan para mapatawad ako ng Panginoon, maligtas ako. Diba? Yung iba naman, yung mga religious rituals. Ano, nagro-rosaryo ako, lumalakad ako ng paluod. Hindi ba? Ito yung mga ritual eh. No, lalakad ako ng nakatapak ang aking paa, wala akong tsinelas, magmula dito hanggang doon sa malayong-layo na lahat ng simbahan pupuntaan ko. Ito yung mga religious ritual para ako ay maligtas. So mga ganung gawa na paniniwala na nakala mo ito yung dahan sa iyong kapatawaran ng mga kasalanan ay makapaglalapit sa isa Diyos ay hindi po inaayunan ng scripture yon. No, kaya nga ang kaligtasan po ay hindi lamang sa paggawa na mabuti, kundi ito ay dahil sa biyaya at kagandaang loob ng Panginoon. Okay. So, kapag ganun po, ang iniingi mo ay premyo, hindi regalo. So, dahil ikaw ay gumawa na mabuti, ay may premyo ka. Hindi ba? Hindi naman po kasi masamang tumulong sa nangangailangan. Basta ang motibo mo ay talagang out of love. Dahil alam mo, binless ka naman ni Lord, gusto mo lang i-share yung blessing. Ginagawa mo yan sapagkat ay dahil ikaw ay nalulugod sa blessing ng Diyos sa'yo. Hindi para ikay maligtas. Kaya mo ginagawa yan kasi ay ikaw ay ligtas na. Hindi ba? Yun yung bunga lang ng kaligtasan mo, yung mabubuting gawa. Okay. Ang madalas na ginagamit pong verses ng mga tao, kasi sabi nila, kailangan nating maging matatag. No? No, manatili tayong tapat hanggang uli. No, kasi kailangan, ang kanilang mindset kasi, ang salvation is a reward of their good moral and religious hard work. No? Ang madalas na ginagamit nilang verses ay ito, yung Matthew 24. Last week, tinanong sa akin ng brother ko ito. No? Sabi ng Matthew 24:13, subalit ang magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas, at siya maliligtas. Eh, paano kung hindi ka nakapagtiis? Nung magwawakas na, eh, bumigay ka. Eh, di sayang, muntik na sana ako maligtas kung nakapagtiis ako. Di ba? Eh, sino ba makapagtiis? Ang sinasabi sa Revelation, sa
ay yung 7 taong kapigatihan. Ito po yung issue, yung context po dito, ito yung tinatawag na 7 years of great tribulation eh. No? Na by that time, ang kaligtasan hindi na by grace, kundi by good works na. Kailangan manatili kang tapat, hindi ka magkakasalan, hindi ka mahuhulog sa kasalanan. No? Yun po yung issue dyan. Eh, sino kaya tatagal doon? No? Ewan ko lang, hindi natin alam. So, ang salvation by work is wrong. Mali po yan. No? Sabi ng Ephesians, for it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourself. It is a gift of God. Not by works, so that no one can boast. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. So, kasi ba yan, ang salvation is by grace alone, by faith alone, in Christ alone, no? According to the scriptures. This is a gift. Ito'y regalo, hindi to reward ang salvation. Kaya nga sabi dito, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Para wala kang ipagmalaki sa Diyos. Kasi ito ay regalo. Tignan niyo po. Binigyan din dito ni Pablo na ang kaligtasan ay biyaya at hindi sa pamamagitan ng mga gawa. At ang dahilan ay upang walang sinumang magmalaki. Bagamat hindi karapat-dapat, ay kanyang pinaging dapat dahil sa kanyang kagandang loob at biyaya. Hindi man tayo karapat-dapat, pero pinaging dapat po tayo dahil sa kanyang kagandang loob at biyaya. Ang salitang grace ay galing po sa original na salitang Griego na charis. Ang literal meanings po nito ay gift o regalo. Kaya nga, for it is by grace, charis, you have been saved. Not by works, so that no one can boast. So Apostle Paul is very careful contrasted gifts and works simply because the two are incompatible. Hindi po pwedeng incompatible po ang gift at works, no? Ang regalo ay hindi pinagtatrabawan, kundi ito ay ibinigay ng may mabuting kalooban. Regalo to eh. Sino ba may mabuting kalooban? Ang Diyos. Ang lahat ng mabuting regalo ay nagmula sa Diyos. In Galatians chapter 2 verse 16, gayunman, alam namin ang tayo pinagpawalang sala dahil sa pananampalataya kay Jesucristo. At hindi dahil sa pagsunod sa kautusan. Kaya't kami rin ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Paano ka maliligtas? Pananampalataya, hindi pagsunod ng kautusan. At hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, sapagkat ang tao'y hindi pinapawalang sala dahil sa pagsunod sa kautusan. Nakita niyo po, hindi dahil sa pagsunod mo sa kautusan, good works yun eh, ay ikay ay maliligtas, pinawawalang sala, kundi dahil sa iyong pananampalataya. At ito'y regalo, ang pananampalatayang ito galing sa Diyos para ikaw ay maligtas. Dahil kung sa pagsunod sa kautusan, hindi ka maliligtas. Dahil hindi masusunod ang kautusan. Tignan niyo po sabi ni James, no? No, kung ikaw ay nakatingin sa pagsunod mo sa kautusan, sa moral laws, para ikaw ay maligtas, hindi mo magagawa yon. 100% sinasabi ko na sa'yo, hindi mo kayang gawin yun ng perfect abang ikay nabubuhay. Tignan nyo, ano sabi ni Santiago, chapter 2, verse 10-11. Alam ng Diyos kasi yun, mahirapan tayo eh. Ang tumutupad sa buong kautusan, ngunit lumalabag sa isa, ay lumabag sa lahat. Sapagkat ang nagsabi, huwag kang mangangalo niya, ay isa rin nagsabing, huwag kang papatay. Hindi ka nga nangangalo niya, ngunit pumapatay naman. Lumalabag ka rin sa kautusan. So, sabi ni Santiago, isa lang ang hindi mo masunod doon, ay nalabag mo na ang lahat. Tingnan niyo po yung Sermon of the Mount. Sabihin niyo, hindi, kaya ko, hindi naman ako nangangalo niya, hindi naman ako mapatay, eh, di ba? Tingnan niyo sabi ni Jesus Christ, tumingin ka lamang sa babae o sa lalaki na may pagnanasa, ikaw ay nagkakasala na sa iyong puso ng pangangalo niya. Nakita niyo po, ano pa sabi? Magalit ka lamang sa iyong kapatid ay ikaw ay nagkasalanan ng murder. Sipin mo. Kaya paano ka maliligtas sa pagsunod sa kautusan? Kaya nga, sa pamamagitan po ng biyaya at kagandahan loob ng Panginoon, ang tao po ay maliligtas. Magsisi ka sa iyong kasalanan, manampalataya ka kay Kristo, at magpagamit ka sa Panginoon
sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ikaw'y maliligtas. So, salvation is God's work. Hindi ito trabaho ng tao. So, ang tanong, paano ka maliligtas? Romans 10:9-17, ito sabi, parang tayo maligtas. Kung ipahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ano sabi? Pahayag mo, i-confess mo ng iyong mga labi nagmumula sa puso na si Jesus ang Panginoon mo. Amen po ba dyan? Maliligtas ka. Verse 10, sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sino mang nananalig sa kanya. Nakita mo, hindi ka mabibigo, hindi ka mapuprostrate pag nanalig ka sa kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Udyo at ng Grego. Iisa ang Panginoon ng lahat at siyang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. Verse 13, sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ngunit, paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa kanya? Paano naman silang napapakinig kung walang nangangaral? Nakita niyo po, remember this, brothers and sisters. We are called unto salvation. But, hindi ka dapat mananatili dyan. You are going to be called into the ministry. In serving God. You are saved to serve God. So, dapat ay ginagamit mo rin ang oras mo, ang effort mo, ang time mo, ang talent mo, ang treasure mo sa pagpapahayag po ng mabuting balita ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. And verse 15, sabi, at paano mga makapangangaral ang sino man kung hindi siya sinusugo? Kaya you need to train. Diba? The moment you were called into salvation, then God is calling you into the ministry pag ikaw ay nagpa-disciple, nagpa-process. Ayon sa nasusulat, o kay inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Ngunit hindi lahat ay naniwala sa mabuting balita. Ganito ang sabi ni Isaiah, Panginoon, sino ang naniwala sa sinabi namin? Kaya, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Para ikayo manampalataya, kailangan mo makinig ng pangangaral patungkol kay Kristo. Gusto ko i-share sa inyo yung isang teaching po ni John MacArthur, no? The glory of the gospel. Ang sabi niya, it's not that God gives salvation to the people who earn it, or He gives salvation to the people who achieve it, or to the people who are good enough, or righteous enough, or holy enough. But, He gives salvation to the ungodly, and to the unholy, and the unrighteous, who believe in Christ and repent. Diba? This is the scandal of grace, and it scandalizes every world's righteousness system in existence. It is the difference between the true gospel and all other religions. Remember, there is only one true gospel, the gospel of the grace of God. Amen po ba dyan? Amen. May natutunan po ba tayo? Ano po ang conclusion natin? Accept and believe in the gospel of the grace of God in Christ. Tayo po ay manalangin. Purihin ka, aming amang Diyos sa langit. Salamat po sa katuruan mo patungkol po sa tunay na ebanghelyo po na amin natutunan. We need to believe in the gospel of the grace of God in Christ, na ang mabuting balita ng kaligtasan ay ayon po sa iyong kagandaang loob sa pamamagitan po ni Kristo Jesus. Salamat Panginoon at muli mong ipinaliwanag sa amin ang ibig sabihin po ng patungkol po ng iyong ebanghelyo. Kaya mga kapatid, sa ating muling pag-iwalay, I pray na you meditate this message para ma-master niyo po at maituro niyo sa inyong live group, sa inyong mga kaibigan, ang patungkol po sa ebanghelyo po ng kaligtasan kay Kristo Jesus. Pinupuri ka namin, O God, pinasasalamatan. Kaya, mga kapatid, sa ating pagsabantan ng muling pag-iwalay,
Sa buong linggo ito, muli ay ang kapayapaan at kagalakan ng Diyos ay sumainyo at mabuhay tayo ng may bagong buhay kay Kristo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat po ay magsabi na Amen. God bless po mga kapatid. See you on Sunday.